Sa lalong madaling panahon, agad na nagtungo si na Ye Huachan at Ye Tianji sa isang kanyan sa labas ng lungsod ng Hanchang. Binanggit ni Ye Tianji na kung aalis si na Ye Feng at ang kanyang grupo sa lungsod, tiyak na daraan sila sa kanyan na yon. Iginiit niya na dapat lamang silang manatili doon at maghintay. Sinabi ni Ye Huachan na si na Ye Feng at ang kanyang grupo ay mga kasuklam-suklam at masasamang tao, at balak niyang yerakan ang kalansay sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang banggitin ni Ye Huachan na may martial spirit sa grupo ni Ye Feng, ibinunyag ni Ye Tianji ang kanyang aura. Nagulat si Ye Huachan nang malaman na si Ye Tianji ay nasa antas na ng Martial King Realm. Nagmayabang si Ye Tianji na sa kanyang presensya, kahit may martial spirit o undead pa sa grupo ni Ye Feng, lahat sila ay dapat mapunta sa impyerno. Makalipas ang ilang sandali, tulad ng hinulaan ni Ye Tianji, dumating si na Ye Feng at ang kanyang grupo sa canyon. Natuwa si Ye Huachan nang makita na talagang dumating sila. Pinayuhan niya si Ye Tianji na hintayin munang lumapit si na Ye Feng at ang kanyang grupo. At maghintay hanggang wala na silang daan para makatakas bago umatake, upang hindi sila makatakas. Ipinahayag ni Ye Huachan na nakikita na niya kung paano sila luluhod sa lupa at magmamakaawa matapos silang lumpuhin ni Ye Tianji. Binanggit niya na naisip na rin niya kung paano sila pahirapan. Nang lumapit na si na Ye Feng at ang kanyang grupo sa kanila, inalerto ni Ye Huachan si Ye Tianji na dumating na ang oras. Hinikayat niya itong umatake. Gayunpaman, walang nangyari, kaya lumingon si Ye Huachan upang tingnan kung ano ang ginagawa ni Ye Tianji. Sa kanyang pagkagulat, hindi niya nakita ang kanyang kapatid. Nawala na si Ye Tianji. Kasabay nito, may isang lalaki na tumatakbo palayo sa canyon. Napagtanto ni Ye Tianji na siya ay nasa panganib. Hindi niya maintindihan ang kanyang nakita. Hindi lamang niya nakita sina Li Shuhua, Yang Chanyu, Zhu Qinzu, at Yun Haotian, kundi pati na rin sina Diwu Changkong at Diwu Tianming mula sa kanyang Blowing Snow Mountain sect. Alam niyang ang pag-ambush sa kanila ay parang paghuhukay ng sariling libingan. Kaya desperado siyang tumakbo upang makalayo doon. Samantala, sa canyon, nagtataka si Ye Huachan kung ano ang nangyayari at bakit biglang tumakas si Ye Tianji kahit na sumang-ayon itong tulungan siyang mag-haiganti. Dahil wala na ang kanyang kapatid, wala nang magagawa si Ye Huachan laban sa martial spirit, kaya wala siyang pagpipilian kundi umuwi na lamang. Bigla na lamang lumitaw ang kalansay sa harap ni Ye Huachan at nagpakitang cute. Muli, labis na natakot si Ye Huachan kaya sumigaw siya ng malakas. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa lupa. Ilang sandali pa, may isang tao na nakabitin sa isang sanga na humihingi ng tulong. Umiiyak si Ye Huachan habang desperadong humihingi ng tulong sa sinuman. Sa kalangitan, makikita ang dalawang figura na nagmamasid sa nangyayari sa ibaba. Isang dalagang babae at isang matandang lalaki ang matamang nakatingin kina Ye Feng at sa kanyang grupo. Iniisip ng babae na talagang katawa-tawa ang mga tao sa nan siya na gawing isang simpleng mortal bilang isang walang kapantay na eksperto. Nagtataka siya kung anong uri ng panlilinlang ang ginamit ni Ye Feng upang paniwalain ang mga tao sa paligid niya, at nakakatawa na may dalawang Martial Supreme na may dalawang tadhana sa grupo. Nang payuhan ng matandang lalaki na huwag nang mag-alala tungkol sa grupo ng mga Hangal, tinanong ng babae kung si Zongqing ba ay talagang may dugo ng sinaunang Diyos. Kinumpirma ng matanda sa babae na ginamit niya ang mga celestial phenomena upang kalkulahin at nalaman na ang dugo ng mga sinaunang Diyos ay talagang lumitaw sa nansya. Matapos ang panahon ng pagmamasid, itinuturing niya na may 50-50 tsansa na si Zongqing ay may dugo ng sinaunang Diyos. Binibigyang diin niya sa babae na si Zongqing ang unang may dugo ng sinaunang Diyos na lumitaw sa loob ng 2,000,000 taon. Binibigyang diin niya sa kanya na ang paglitaw ni Zongqing ay napakahalaga para sa kanila, lalo na para sa kanya. Sinabi niya na kahit 50-50 tsansa lamang, wala silang magagawa tungkol dito. Kailangan pa rin nilang subukan dahil ang dual cultivation lamang ang tanging paraan upang ma-activate ang dugo ng babae. Iginiit ng matanda na maaari lamang silang magtagumpay kung makakapag-dual cultivate siya sa sinaunang Diyos at ma-activate ang katawan ng banal na Phoenix. Nang sinabi ng babae na pupunta siya upang dakpin si Zongqing, agad na nagpumilit ang matanda na huwag niya itong gawin, ipinaliwanag na hindi lamang siya tungkol sa pisikal na aspeto ng dual cultivation. Nilinaw ng matanda na kung ang kabilang partido ay hindi sapat ang kagustuhan, hindi ma-activate ang dugo ng Phoenix,
At ang tanging paraan upang gumana ito ay kung parehong nagmamahalan at may kagustuhan ang dalawang partido. Sa sandaling binanggit ng matanda ang tungkol sa kusang loob na dual cultivation, labis na nahiya ang babae at pabirong inutusan siyang tumahimik. Nauunawaan na kailangan niyang ibigay ang kanyang katawan upang mapasaya si Zhongqing, pinag-isipan ng babae kung kailangan ba niyang maging hanggal tulad ng mga tao sa nansya na nakikisama sa drama. Ilang sandali pa, bumagsak si Ye Huachan sa lupa. Matapos maglakad ng matagal, sa wakas ay natagpuan ni Ye Huachan ang kanyang kapatid. Tinanong niya ito na ipaliwanag kung bakit bigla itong umalis. Kahit na sumang-ayon itong alisin si Ye Feng at ang kanyang grupo. Bigla na lamang, inihampas ni Ye Tianji ang kanyang kamao sa kanyang kapatid. Sumigaw si Ye Huachan sa sakit habang inuutusan siya ni Ye Tianji na isara ang kanyang bibig na walang preno. Sinabi ni Ye Tianji na ang makita ang mukha niya ay lubos na nagpapagalit sa kanya. Hindi napigilan ni Ye Huachan na tanungin ang kanyang kapatid kung ano ang problema, binanggit na kahit ang kanilang ama ay hindi siya kailanman sinaktan. Sa halip na direktang sagutin siya, tinanong ni Ye Tianji si Ye Huachan kung alam ba niya ang mga taong kanyang kinakalaban. Nang ideklara ni Ye Huachan na sina Ye Feng at ang kanyang grupo ay mga basura lamang, binatikos siya ni Ye Tianji. Iginiit niya na marahil siya ay may kapansanan sa pag-iisip para sabihin sina Li Shuhua, Yun Hao Tian, at Di Wu Tian Ming ay basura. Matapos siyang pag-alitan dahil sa pagpiling kalabanin ng isang grupo ng mga bigatin, ibinunyag ni Ye Tianji na nakatanggap siya ng balita na siya ay pinalayas mula sa Blowing Snow Mountain Sect. Hindi maintindihan ni Ye Huachan ang tinatalakay ni Ye Tianji, kaya itinuro ni Ye Tianji kay Ye Huachan na tapos na ang kanilang pamilya dahil sa kanya. Sumigaw si Ye Huachan na pagtanto na malaki ang kanyang nagawang pagkakamali. Isang araw pagkatapos, kumalat ang malaking balita sa buong lungsod ng Hanchang. Iniwan ng pamilya Ye ang lahat ng kanilang ari-arian at tumakas sa lungsod ng Hanchang ng magdamag. Ayon sa ilang tao, umalis sila ng napakabilis na wala na silang oras na iligpit ang kanilang mga salawal sa bakuran. Ang pinakanalilito ay ang pamilya yun. Biglang dumating si Ye Tianji kasama si Ye Huachan at umalis na nanginginig matapos gumawa ng ilang ingay. Binanggit ni Yun Sheng na tila hindi pa dumating ang oras ng kamatayan ng kanyang pamilya yun. Nagtaka siya kung ito ba ay biyaya mula sa Diyos o gawa ni Ye Feng at ng kanyang grupo. Huminto si Ye Feng at ang kanyang grupo sa isang bayan upang manood ng mga tao na gumagawa ng pagkain at nagnenegosyo. Naglakad-lakad sila upang makita ang magagandang bagay at tanawin. Matapos maglakad sa buong lugar, napansin ni Ye Feng na talagang malaki ang nansya at ang kultura at mga kaugalian ay lubos na naiiba mula sa Jiangping City. Tinanong siya ni Wu Yonghong kung saan sila susunod na pupunta, kaya tiningnan ni Ye Feng ang mapa at pinag-isipan nito. Nang ituro ni Ye Feng ang bahagi ng mapa na may espesyal na marka, namutla ang mga matanda, tila sa takot. Tinanong ni Wu Yonghong si Ye Feng kung talagang gusto niyang pumunta doon. Matapos sabihin na nais niyang pumunta dahil malapit lang naman, tinanong ni Ye Feng kung ano ang mali sa pagpunta doon. Binanggit ni Zhuo Rong na ang lugar na iyon ay isang espesyal at kakaibang lugar sa Nansha. Nilinaw ni Uncle Wang na dahil doon kaya ang Nansha, na isang maliit na lugar, ay may malaking reputasyon sa buong kontinente ng Xianjiang. Tumigil sandali si Ye Feng upang i-proseso ang sinabi ng mga matanda. Iniisip na ang ibig sabihin ng mga matanda ay isang tourist attraction ng lugar, nagpasya si Ye Feng na pupunta sila doon. Nagulat ang mga matanda, hindi nila inaasahan na gusto pa rin ni Ye Feng na pumunta. Nakita nila na nasa sabik si Ye Feng na tuklasin ang lugar na iyon, ngunit natatakot sila na hindi ito ganoon ka-espesyal. Nagpatuloy si Ye Feng at ang kanyang grupo sa kanilang paglalakbay. Ngunit hindi sila agad umuwi dahil nagpasya si Ye Feng na mag-spring outing sa Nansha. Natagpuan niya ang tanawin na napakaganda kaya tinawag niya itong isang divine scenery. Biglang tinawag ng mga matatanda si Ye Feng. Binanggit ni Wu Yonghong na kailangan nilang mauna dahil may mahalaga silang gawain sa kanilang tahanan. Humiling siya kay Ye Feng na makahiram ng ilang tao mula sa kanya. Iniisip ni Ye Feng na maaaring pagod na ang mga matatanda at mas mabuti nang umuwi sila ng maaga, kaya sinabi niya na hindi na nila kailangang humingi ng pahintulot. Ipinahayag niya na kung may anumang problema at kung may maitutulong siya, sabihin lamang nila sa kanya. Nagpasalamat siya sa kanila at binanggit na dahil sa kanila,
nagawa ni Zhang Qing na asikasuhin ang usaping iyon. Matapos makipag-usap ni Yi Feng sa mga matatanda, lumapit naman si Zhang Qing. Sinabi niya na siya at si Yun Mengtian ay nais ding umalis. Sa kabila ng mabigat na puso, pinayagan ni Yi Feng ang magkasintahan na umalis din. Hindi na nagsayang ng oras, agad na umalis ang mga matatanda at ang magkasintahan. Sa sandaling yun, naiwan na lamang ang isang tao, isang kalansay, at isang aso. Sabay-sabay silang umiti, nagpakita sila ng nakakabahalang malawak ng ngiti na may halong kahalayan. Sila ay lubos na masaya dahil sa wakas ay makakapaglaro na sila ng malaya. Hindi mapigilan ni Yi Feng na emosyonal na bigkasan ang tula ni Wang Wei na Zhongnan Bi. Dahil sa pagdadala ng damdamin, ipinahayag ng kalansay na nais niya ng isang dalaga, unan sa tuhod, mga gintong barya, masahe, at isang mayamang babae. Ngunit agad siyang ibinalik sa katinoan matapos makatanggap ng suntok mula kay Yi Feng. Kinahapunan, sa isang bayan sa Nansha, maliwanag ang sikat ng araw at mapayapa ang kapaligiran. Subalit sa loob ng isang restaurant, iba ang atmosfera. Ang mga tao sa loob ay kinakabahang sumusulyap sa isang partikular na mesa. Isang babae ang pinigil ang bibig ng kanyang anak na babae upang hindi makaabala sa lalaking nasa likod nila. Walang pakialam sa mga tao sa paligid niya, nakatuon lamang ang lalaki sa kanyang pagkain. Siya ay si Wang Wujing, isang kultibador na nasa Martial Supreme Realm. Nang may nagtanong tungkol sa pinagmulan ni Wang Wujing, isiniwalat ng isang lalaki na isa siya sa mga monarko ng Nansha. Napansin niya na ang bantay sa likod ni Wang Wujing ay may matapang na anyo, lalo na sa kanyang hairstyle. Nang mapansin ng bantay ang kanilang mga tingin, tiningnan sila nito ng masama, kaya napilitan silang itigil ang usapan at kumain na lamang. Iniisip ng mga nag-uusap na siguradong mamamatay sila kung lalapit sila kay Wang Wujing. Nais na lamang nilang mabilis na makaalis sa restoran. Bigla, may isang lalaking nagpahayag ng tuwa na sa wakas ay nakahanap siya ng upuan. Sinabi niya na ito lamang ang tanging restoran sa lugar at pagod na siya. Ang lalaking yun ay si Yi Feng. Lumapit siya kay Wang Wujing at, matapos banggitin na medyo nagugutom siya, tinanong kung maaari siyang makisalo sa mesa. Nagulat ang mga tao sa loob ng restoran. Hindi nila maiwasang magtaka kung saan ang galing si Yi Feng at kung naghahanap ba siya ng kapahamakan. Umaasa sila na may magbababala sa kanya na lumayo kay Wang Wujing. Narinig nila na noong huling may nagkasala kay Wang Wujing na isang martial saint, pinutol niya ang binti nito sa mismong lugar, ngunit iniisip nila na hindi pa huli kung luluhod si Yi Feng at hihingi ng tawad. Tinitigan ng bantay si Yi Feng, nagtataka kung gaano siya kamangmang upang hindi makilala si Wang Wujing. Nakitid ang mga mata ni Wang Wujing. Natagpuan niya si Yi Feng na interesante dahil ang mga taong nakakakita sa kanya ay takot na takot, ngunit si Yi Feng ay naglakas loob na umupo sa tapat niya upang kumain. Nagpasya si Wang Wujing na payagan si Yi Feng na makisalo sa mesa. Pinahalagahan ni Yi Feng ang kabaitan ni Wang Wujing at nagpasalamat, tinawag pa siyang kapatid. Nagulat ang lahat sa loob ng restoran, pati na ang bantay ni Wang Wujing. Hindi sila makapaniwala na pinayagan ni Wang Wujing si Yi Feng na umupo sa tapat niya. Ilang sandali pa, matapos kumagat sa hita ng manok, binanggit ni Yi Feng na masarap ang pagkain. Napansin niya ang bote ng alak malapit sa plato ni Wang Wujing. Walang pakundangang nagtanong si Yi Feng kung maaari siyang makahingi ng alak nito, sinasabing ang alak sa restoran ay hindi masarap. Hindi na mapigilan ng bantay ang sarili. Galit na nagsimulang bunutin niya ang kanyang espada, ngunit tumigil nang biglang itaas ni Wang Wujing ang kanyang tasa. Tinawag ni Wang Wujing si Yi Feng na kapatid na lalaki. Binanggit niya na dapat niyang malaman na ang kanyang alak ay hindi basta-basta iniinom ng karaniwang tao. Sa sandaling yun, naniwala ang lahat na tiyak na mapapahamak si Yi Feng. Nagtataka sila kung paano niya haharapin ang ganitong sitwasyon na nagbabanta sa kanyang buhay. Iniisip na hindi tungkol sa alak ito kundi sa hindi pagkakatugma ng pagkakakilanlan at katayuan. Nang sabihin ni Yi Feng na maaari siyang uminom dahil hindi siya ordinaryong tao, naintriga si Wang Wujing. Tinanong niya kung bakit hindi siya ordinaryong tao. Pinayuhan niya si Yi Feng na mag-isip ng magandang sagot na kung hindi siya makakasagot ng maayos, paparusahan niya ito dahil sa pagiging walang ingat. Natagpuan ni Yi Feng na nakakatawa si Wang Wujing.
Inisip niya na baka sobra na ang nainom nito dahil bigla na lamang itong nagsasalita tungkol sa sagot at parusa. Gayunpaman, sumagot pa rin siya sa tanong. Ipinahiwatig niya na kung siya ay ordinaryong tao, hindi siya maglalakas loob na uminom kasama niya sa iisang mesa. Parehong nagulat sina Huang Wujing at ang kanyang bantay na hindi nila maiwasang titigan si Yi Feng. Malakas na tumawa si Huang Wujing na ikinagulat ng mga tao sa loob ng restoran. Ang sagot ni Yi Feng ay hindi lamang nalutas ang dilema ni Huang Wujing kundi itinaas pa siya sa paraang hindi niya matututulan. Humanga si Huang Wujing sa tapang at bilis ng isip ni Yi Feng. At lalo pang lumalim ang kanyang interes dito. Matapos kumpirmahin na hindi talaga siya ordinaryong tao, binuhusan ni Huang Wujing ng alak si Yi Feng. Agad na nagpasalamat si Yi Feng sa alak. Matapos ang tatlong tagay, lalong naging malapit sina Huang Wujing at Yi Feng. Habang naririnig siyang bumibigkas ng ilang tula, inamin ni Huang Wujing na hindi niya inaasahan na makakapagbigkas siya ng magandang tula. Ang bantay ay may paghamak. Inisip niya na walang silbi ang pagiging kampante ni Yi Feng. Naniniwalang ang pagkakataong makainom kasama si Huang Wujing ay biyaya lamang mula sa kanyang nakaraang buhay. Bigla, tinanong ni Yi Feng si Huang Wujing kung isa ba siyang kultibador. Piniling itago ni Huang Wujing ang kanyang pagkakakilanlan, itinanggi niya ito. Iginiit niya na isa lamang siyang mangangalakal. Ipinahayag ni Yi Feng na mukhang pareho sila ni Huang Wujing, mga taong walang spiritual roots para sa kultibasyon. Dahil pinigilan siya ni Huang Wujing, pilit na hindi sinabi ng bantay na nais lamang ni Huang Wujing na manatiling mababa ang profile. Naniniwala siyang kung matutuklasan ni Yi Feng na isang karaniwang mortal, ang tunay na lakas ni Huang Wujing, matatakot ito hanggang mamatay. Inisip ni Huang Wujing na matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganitong kaginhawaan. Malaya ang pagpapahayag ni Yi Feng ng kanyang nais sabihin at gawin. Hindi tulad ng iba, hindi ito nag-aatubili at hindi naiilang sa harap niya. Dahil sa pag-usisa, tinanong niya si Yi Feng kung may kailangan ba siya sa lugar na iyon. Ibinunyag ni Yi Feng na wala siyang partikular na gagawin doon dahil unang beses niya sa Nansha. Sinabi niya na nais lamang niyang mag-spring outing, maglakad-lakad at masilayan ang tanawin. Ibinunyag ni Huang Wujing na pareho pala sila ni Yi Feng. Nag-alok siya na samahan si Yi Feng na maaari niyang ipakita sa kanya ang mga magagandang lugar. Naramdaman ni Yi Feng ang ginhawa. Naluwagan siya dahil sa wakas ay hindi na niya kailangang magpagala-gala ng walang direksyon. Ipinagkatiwala niya kay Huang Wujing ang pagiging tour guide, umaasa siya sa kanya. Hindi maintindihan ng bantay kung paano nangyari yon. Hindi naman inaasahan ng mga tao sa restoran na magkasundo ang dalawa. Nagsisi sila na hindi nila sinubukang kausapin si Huang Wujing nang may pagkakataon sila. Kinahapunan, sa labas ng restoran, pinanood ni na Huang Wujing at ng kanyang bantay si Yi Feng na pinapakain si Ao Qing ng mga butong dala niya. Ipinahayag ng bantay na kahit na nakita ni Huang Wujing na interesante si Yi Feng at nais niya itong makasama, hindi na kailangan pang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Inutusan ni Huang Wujing ang kanyang bantay na manahimik. Sinabi niya na pinahahalagahan niya ang pagiging komportable ni Yi Feng sa pakikipag-usap sa kanya, at binalaan ng bantay na kung susubukan itong ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at takutin si Yi Feng, hindi niya ito palalampasin. Matapos pakainin si Ao Qing, humingi ng paumanhin si Yi Feng kay Huang Wujing dahil pinaghintay niya ito. Habang sinigurado ni Huang Wujing na ayos lang, naging mausisa siya at tinanong si Yi Feng tungkol sa kalansay. Ipinaliwanag ni Yi Feng na ang kalansay ay kanyang escort. Binanggit na malayo ang Nansha kaya mas ligtas na may kasama. Nainis ang bantay nang marinig na may escort din si Yi Feng tulad ni Huang Wujing. Naniniwala siyang ang mga taong walang kultibasyon at mababa ang katayuan ay hindi karapat-dapat tawaging escort. Pinaghihinalaan niya na ang kalansay na nakasuot ng itim na balabal at kalahating tinatakpan ang mukha ay nagpapanggap lamang. Matapos ang pagpapakilala, dinala ni Huang Wujing si Yi Feng sa isang lawa upang sumakay ng bangka. Sa bangka, hindi mapigilan ni Yi Feng na ipahayag ang kanyang paghanga. Sinabi niya na napakaganda ng lugar at pakiramdam niya ay paulit-ulit niyang sinasabi ito. Nang tanungin ni Huang Wujing kung siya ay nasisiyahan, kinumpirma ni Yi Feng na oo. Nagpasalamat siya kay Huang Wujing sa pagdala sa kanya doon. Samantala, mula sa malayo, tahimik na pinanood ng bantay ang dalawa.
Hindi niya matanggap na makasakay sa parehong bangka kasama ang kalansay. Ngunit wala siyang magawa dahil ang bangka ay para lamang sa tatlong tao at inutusan siyang umarkila ng isa pa. Kumbinsido siya na, sa kanyang katayuan, ang isang mababang mortal ay hindi karapat-dapat. Ang lalo pang nakapagpagalit sa kanya ay ang kalansay na nakaupo lamang doon nang hindi nagsasalita, nagpapanggap na mataas at makapangyarihan. Dahil sa utos ni Huang Wujing, hindi niya maipakita ang kanyang tunay na lakas, ngunit naisip niya na hindi ito pumipigil sa kanya na tuksuhin ang kalansay sa ibang paraan. Plano niyang mental na pahirapan ang kalansay. Ipinahayag niya na ipapakita niya sa kalansay ang malaking agwat sa pagitan nila. Tinawag niyang pandak ang kalansay at tinanong kung ano ang berdeng esfer. Ngunit bago pa man sumagot, ipinagyabang niya na ito ay isang elixir na panghari na walang katumbas na halaga para sa mga mortal tulad nito. Naghikab lamang ang kalansay na lalo pang nagpagalit kay Yun Lang. Nais niyang makita kung hanggang saan magpapanggap ang kalansay, kaya kinuha niya ang isang imperial na elixir at ipinahayag na kahit ang Martial Emperor ay hindi makakakuha nito kahit ipaglaban pa. Sinabi niya na ibibigay niya ang elixir kung tatalo nito mula sa bangka, tinatawag itong malaking pagkakataon para dito. Tumugon ang kalansay na dahil naglabas si Yun Lang ng butil ng pagkain ng aso, nagsalita ito ng matagal at pinipilit siyang tumalon sa bangka, marahil wala ito sa tamang pag-iisip. Hindi makapaniwala si Yun Lang sa narinig, tinanong niya kung tinawag ba talaga nitong pagkain ng aso ang elixir. Kinumpirma ng kalansay na tama ang narinig niya. Sinasabing ang kanyang aso ay karaniwang nasisiyahan sa ganoong bagay. Sa matinding galit, napakagat si Yun Lang ng ngipin at nangako na kahit magalit si Huang Wujing, tuturuan niya ng leksyon ang kalansay. Habang lumalapit siya, biglang nalito si Yun Lang nang bumaligtad ang kanyang paningin. Isang malakas na plak ang narinig nang mahulog siya sa ilog. Nakuha ng ingay ang pansin ni Yifeng na nagtanong kung ano ang nangyayari. Ilang sandali pa, nagpumiglas si Yun Lang na makalabas sa tubig. Habang nahihirapan itong magsalita, tinanong siya ni Huang Wujing kung ano ang nangyari. Ikinwento ni Yun Lang na nais lamang niyang turuan ng leksyon ang kalansay nang bigla siyang mahulog sa ilog nang hindi alam kung bakit. Nang isipin ni Huang Wujing na nagsasalita ito ng walang katuturan, inamin ni Yun Lang na karapat-dapat siyang parusahan at hindi na muling maglalakas loob. Bagamat tila walang katuturan ang sinabi ni Yun Lang, napag-isip ni Huang Wujing na sa lakas nito, hindi basta-basta mahuhulog sa ilog. Nakita niya kung paano pinapalo ni Yifeng sa ulo ang kalansay ng may biro. Kaya naisip niyang marahil ay nalito lamang si Yun Lang dahil sa emosyon. Sa gabi, nagkaroon ng handaan sina Yifeng at Huang Wujing sa loob ng malaking bangka. Pinuri ng babaeng katabi si Yifeng bilang gwapo at napansin na mahilig itong uminom. Binanggit niya ang tula ni Li Bai na uminom ng mag-isa sa ilalim ng buwan, tila upang mapahanga pa lalo ang mga babae. Tinitigan ng kalansay sina Yifeng at Huang Wujing nang may pagkaingit, nais din niyang mapaligiran ng mga kaakit-akit na babae. Bigla, mula sa ibang bangka, may narinig siyang malakas na halakhak. Isang monghe ang hindi mapigil ang tumawa, nagsasabing mag-e-enjoy sila ng gabing iyon ng magkasama. Nang makita kung paano nagkukunwaring nahihiya ang babaeng katabi ng monghe nang subukan nitong halikan siya, nalungkot ang kalansay at hindi na malayang sinasakal na niya si Ao Qing. Napabuntong hininga siya, iniisip na nakakabagot ang kanyang buhay. Nakita rin ni Yifeng ang kasiyahan ng monghe at nasabi na talagang ang pababa na ang mundo. Biglang inanunsyo ni Huang Wujing na may ibibigay siya kay Yifeng. Nang tanungin kung ano yon, sumagot si Huang Wujing na wala lang. Nais lamang niyang magbigay ng regalo dahil matagal na silang hindi nagkikita. Nais sanang magtanong ni Yun Lang ngunit tumahimik nang tingnan siya ng masama ni Huang Wujing. Ang ibinigay ay isang napakahalagang kayamanan na kapag suot, automatikong poprotektahan ang may-ari at maaaring pigilan ang atake ng isang Martial Celestial. Hindi makapaniwala si Yun Lang na ibinigay ito sa isang mortal. Sinabi ni Huang Wujing na dapat palaging dala ni Yifeng ang Jade Pendant at sa hinaharap ay mauunawaan niya ang mabuting hangarin nito. Nagkomento si Yifeng na tunay na si Huang Wujing ay may malaking pagmamahal at katapatan. Nang ilabas ni Yifeng ang isang bagay, tinanong siya ni Huang Wujing kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Yifeng na ito ay isang gourd doll na siya mismo ang nag-ukit. Ipinakita niya ito bilang simpleng regalo para sa kanilang pagkakaibigan,
Sinasabing dapat din itong palaging dalhin at huwag baliwalain. Naintindihan ni Huang Wujing na maling naunawaan ni Yifeng ang kanyang intensyon, kaya nangako siyang hindi malilimutan si Yifeng at palaging dadalhin ang Gourd Doll. Naalala niya na nais ni Yifeng na bisitahin ang isang misteryosong lugar at inalok na samahan siya. Nang tanungin kung magiging abala ito, tiniyak ni Huang Wujing na hindi, at kahit saan pa yon, sasamahan niya si Yifeng basta't ikakasaya nito. Ibinunyag ni Yifeng na nais niyang bisitahin ang espesyal na markadong lugar. Naikinagulat ni na Huang Wujing at yun lang. Tinanong ni Huang Wujing kung talagang nais niyang pumunta doon. Kinumpirma ni Yifeng at tinanong kung may problema o hadlang. Nainis si yun lang, iniisip na sabihin kay Yifeng ang panganib ng pagpunta sa gateway patungo sa Land of Chaos sa Nansha. May natatanging realm doon, ang tanging lugar sa buong Xianjiang continent na may ganoong katangian. Nagtitipon doon ang mga evil cultivators at mga takas na hinahanap ng malalaking sekta. Ang lugar ay puno ng mabuti at masamang tao, at kahit ang mga makapangyarihan sa Nansha ay nag-aatubili na pumasok doon. Sinabi ni Huang Wujing na walang abala at nagtanong sa dahilan ni Yifeng sa pagpunta roon. Ipinahayag ni Yifeng na maikli ang buhay kaya nais niyang mag-explore at batay sa mapa, iyon ang tanging interesting na lugar sa Nansha na dapat bisitahin. Napangiti si Huang Wujing nang marinig ito, at sinabing gagabayan niya si Yifeng doon. Nahanap niya ang inusenteng pananaw ni Yifeng na kaakit-akit at iniisip na ang ganoong kawalang malay ay isang kayamanan sa kanilang mundo. Nagpasalamat si Yifeng at sinabi ni Huang Wujing na hindi na kailangan ng pormalidad. Ibinunyag niya na yon ang kanyang lugar ng pinagmulan at tiniyak na gagabayan si Yifeng sa buong atraksyon. Kinabukasan, agad silang naglakbay patungo sa destinasyon. Namangha si Yifeng sa tanawin sa harap niya, nanlaki ang mga mata at nakanganga. Sa pagmasid sa kagandahan ng Land of Chaos sa Nansha, sinabi niyang tunay itong kamanghamanghang obra maestra. Binanggit niya na hindi nakapagtataka na naging tourist attraction nito dahil sa banayad na hamog na nagpapasigla. Parang nakatayo sa ulap, sumang-ayon si Huang Wujing na sa kagandahan ng tanawin, wala nang iba pang lugar sa Nansha ang makakapantay. Ngunit sa kagandahang yon, maraming nakatagong panganib. Ang mga taong nakatingin sa kanila ay mula sa iba't ibang puwersa sa Land of Chaos, kasama ang mga evil cultivators at mga casual cultivators. Ang sinumang pumapasok doon ay hindi makakaligtas sa mata at tainga ng mga tao roon. Upang makapasok ng mas malalim, kailangan munang malampasan ang unang pagsubok. At ang mahihina ay karapat-dapat lamang na lamunin ng malalakas.